Martin Romualdez, walang rason para ma-expel ako. It's written in history na sa history ng buong Pilipinas, si Arnie pa lang ang naka-question ng budget ng speaker ever since. Anong transaksyon ng Prime Media Holdings sa ABS-CBN? Pwede ba yun? Moral ba yun? Nakatulong ba yun sa taong bayan? Nakatulong ba yun sa ating bansa? Ako kasi, totoong tao ako eh. Kung meron akong sinasabi, pinaninindigan ko. Kung kinampanya ako ng 20 pesos yung bigas, dapat magkaupo ko, few months lang, 20 pesos na yung bigas. Eh ngayon, 40 plus pa yung pinakamurang bigas eh. So ano yun, panluloko? Diba? Sabay, sabihin mo, love the Philippines. Kung mahal mo talaga yung Pilipinas, ayusin mo yung pamamahala mo sa bansa. Diba? Meron ka bang mahal na hindi mo ginagawa ng maayos? Meron pa akong isang alam na meron akong legitimate info na gusto talaga nila akong patayin. Gusto nilang magsakripisyo ako na mapatay para daw masalba ang aking pamilya, pero hindi ko pa yan ilalabas ngayon. At the right time, ilalabas ko yan. Parang ito rin, yung tungkol sa Kongreso, of course, ang kausap ko dito si Saldi. Isang hapon, hindi ko na maalala yung buwan eh. Andun ako sa Marapara, sa Bacolod. Doon ako sa clubhouse. Tinawagan ko si Boss Saldi. Sabi ko, Boss, baka pwede humingi ng dagdag na budget. Alam ko kasi merong mga budget ngayon na pinapamigay. Sabi niya, sige, okay ka naman doon sa ano, di ba? Sa, I forgot the right term eh, if it was taripa or usapan. Sabi ko, okay na kami doon sa ano? Okay na kami doon sa 20. Dahil makarating na yung proyekto sa aking distrito, makakatulong na naman yun. Oh. So sabi ko, baka pwede ako humingi ng 3 bilyon na dagdag. And sabi ko, dagdagan mo na lang, gawin mo na lang 5 bilyon na additional na budget. Dahil alam ko naman kaya ubusin yun ng aking distrito dahil parati naman akong number one and parati akong 100% in absorptive capacity. Eh, sabi ni Boss Aldi sa akin, sige, kung sabi ko si Speaker, balikan kita. Boss Aldi, ewan ko kung itidinahin mo itong usapan natin, bahala ka na. Andiyan naman ang juice, nakatingin. Kilala naman ako ng lahat, hindi ako nasisinungaling. Sorry talaga, Boss, na kailangan ko mabanggit yung pangalan. Alam ko naman, syempre, may boss ka naman dyan sa Kongreso. After one or two weeks, usap kami ni Boss Aldi ulit. Sabi niya, Gong, sorry, wala na kaming mabigay, ubus na kasi. Sabi ni Speaker, dagdagan ka na lang namin ng 300 million, pero wala nang kailangan bayaran. Libre na daw yung ano. Kumbaga, wala nang taripa yung 300 million na dagdag sa budget ko. So, yun. Ito, mabigat ito. Dahil, syempre, hindi ko alam magkano yung budget na napamig yung naubos na. Eh, kung may humingi doon ng 20, ang laki nun. Saan papunta yun? Sigurado ako, alam to ng maraming congressman. Ewan ko lang kung may matapang na magsasalita. Ever since naman, hindi naman sa sinasabi kong ako yung pinakamatapang. Pero, history, it's written in history na sa history ng buong Pilipinas, si Arnie pa lang ang naka-question ng budget ng speaker ever since. That was the time of Alan Peter Cayetano. Sorry po sa Alan ha, kung mabanggit ko ito ulit. By the way, Senator Alan, nung tumawag ako sa inyo na hindi nyo nasagot, ang ibig ko lang nun iparating sa inyo is magpapasalamat ako na sa pinagdaanan natin na gulo, hindi kayo nakisawsaw sa mga issue na binato sa akin. I appreciate you for that, boss. Yun lang po yung ano, bala ko nung tumawag ko sa inyo na hindi nyo nasagot yung tawag ko. Hindi ko alam kung nagbago na number nyo. But again, na-appreciate ko na never ko narinig si Senator Alan Cayetano na nagbanggit ng kahit sa isyong binato sa akin na hindi naman totoo. Yeah. But sa history, ako lang yung naka-question ng budget ng speaker during the time of Alan Peter Cayetano. Kaya ngayon, nilalabas ko to. Isa rin siguro ito sa mga rason kung bakit nila ako hinahabol at gusto pa akong ma-expel sa Congress. Martin Romualdez, walang rason para ma-expel ako. Alam ko kaya niyong gawin. Kung sa Bisaya pa pinaagi, ano yung pinaagi sa Tagalog? In English, through botohan. Dahil madali naman i-pressure yung aking mga kasamahan sa house. At siyempre, kawawa, di ba? Pag hindi ka sumunod, yari ka. Alam ko yun, yung isang babae dyan na congresswoman, umiyak sa harap niyo dahil pinagalitan niyo dahil sinubukan akong ipakiusap. Kilala niyo kung sino yun, hindi ko nang babanggitin. Ma'am, salamat sa ginawa niyo para sa akin. Diba? At ito, alam kong hindi ako malalabel because documented naman itong sasabihin ko mamaya na ginawa dyan
at pinirmahan pa ng ating presidente na very, very unconstitutional. Dapat ito ng taong bayan. Again, Martin Romualdez, sabi niyo disorderly behavior, di ba? Sagutin niyo nga, diretsahan ang taong kami, Pilipino, mga Pilipino. Anong transaksyon ng Prime Media Holdings sa ABS-CBN? Pwede ba yun? Moral ba yun? Nakatulong ba yun sa taong bayan? Nakatulong ba yun sa ating bansa? Sana lang masagot niyo ito. Ito pa, Speaker Martin, magkano ang kabuuang budget ng rock netting as of today? You know, I agree with Mayor Benji Magalong, napanood ko kagabi. Ewan ko kung kailan yung balita na yun, kagabi ko lang napanood. Na may korupsyon, merong mga ayaw mag-giveaway. But I agree with Sir Benji Magalong. Sir, saludo ako sa inyo. Mga sinabi niyong tungkol sa rock netting, ako gusto ko malaman kung magkano ang budget, magkano na pera ng taong bayan ang nilaan para sa rock netting. Di ko kasi alam bakit tayo nagsasayang ng pera. Sabay ngayon, ginigipit natin ang ating mga uniform personnel, mga pulis, mga sundalo, pinapaambag pa natin para sa kanilang pensyon. Huwag natin kalimutan itong mga tao na to, iba yung trabaho nito. Nagbubuwisto ng kanilang buhay, wala pang overtime pay. Sabay ngayon, babawasan natin yung kanilang sweldo para iambag sa kanilang pensyon. Dapat regalo na natin sa kanila yun para sa kanilang pagbubuwis ng kanilang buhay para sa ating lahat. No? Hindi ko sinasabi lahat malinis. Meron naman dyan kailangan kunain. Pero majority of our uniform personnel are clean. And now, ito na. Ito ang dapat talagang masagot. Ang sabi ng ating konstitusyon, Article F, budgetary priority to education and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. Ngayon, kung tiningnan mo ang 2023 General Appropriations Act, kahit i-combine mo pa ang budget ng DepEd, ng CHED, ng TESDA, at SUCs, mas mababa pa rin ito sa budget ng DPWH. 832 plus billion lang ang budget ng edukasyon. Ang budget ng DPWH is 893 billion. Yan ay labag po sa ating saligang batas. Ang tanong ko, Speaker Martin, bakit nyo ito pinayagan mapasa? Or kayo yung utak nito, tinatanong ko? At President BBM, bakit nyo ito pinirmahan? Ito ay labag sa saligang batas. At tingin ko, hindi ito dapat mangyari at hindi ito dapat payagan ng taong bayan. Because, again, bakit pa tayo naglagay ng saligang batas kung hindi naman natin susundin? Di ba? Wala naman tayo sa revolutionary government eh. Nasa demokrasiya pa tayo. Sa alam ko kung RevCom siguro, pwedeng wala mo ng saligang batas. Pero we are under a democratic government which should follow the constitution. So for now, baka yan na muna. But again, pinaka-importante tanong namin ng taong bayan. Hindi, ito, sa akin pa lang ito natanong dahil hindi pa ito alam ng taong bayan. Nalinabag ng speaker or ng buong kongreso ito, hindi naman yata ako nakaboto dito na mas mataas ang budget WH kaysa sa edukasyon, which is against sa saligang batas ng 1987 Constitution. At po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 09086553757.